Welcome to Ipon Pundar OFW. Mga ka-life change, ito yung pinaghirapan ko. Muli, happiness life and good day sa inyong lahat dyan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to click subscribe and click the icon bell para updated ka sa mga i-upload ko mga videos. And don't forget to like and share and comment down below na din po kayo. Maraming salamat sa pag-view. Guys, ito yung naipundar ko sa Bulacan. So, nag-i-start na yung project ko. Pinatayuan ko na siya ng mga kubo. Pina-elevate ko po yung mga lupa para tumaas po talaga siya, para hindi po siya abutin ng baha. Dahil alam naman natin na mababang lugar ang Bulacan also. So, yan. Maraming salamat sa pagkilos ng aking tatay. Dahil siya po ang nag-aasikaso sila ng aking nanay at ng aking may bahay. Diyan po. Soon to rise po, or soon to raise, ang aking home office dyan sa Bulacan, ang aking small business soon, ang LCNH, Management Marketing Campaign Services po. So, dyan po, bali magkakaroon kami also ng mga plan business na sari-sari store, at kung saan, dyan na rin kami maninirahan ng aking pamilya. Yung nasa Bataan naman po kasi is vacation house yon. So guys, ito yung mga pinaghihirapan ko dito sa pagiging OFW. Yung mga sahod ko, minamanage ko lang po para magkaroon also ng magandang resulta. Bukod sa pang-araw-araw na pangailangan ng aking pamilya or personal budget. So sinasabay ko lang po yung maliliit na mga project na kagaya ng ganito. So ito po ang aking naipundar for my second house at Bulacan. So I'm hoping na nagustuhan nyo po. Ayan po. Nakapagpagawa na rin po ako dyan ng kubo. Yes, yung kubo po na yon may toilet siya. Yun po ay para sa aking mga magulang. Kasi gusto po nila na meron silang, sabihin nga natin na space or place para pag pumupunta, pag bumibisita po sila, is meron po silang place. Ayan. Kung makikita nyo po talaga namang in-elevate ko yung area, masyadong mataas at may mga preparation for canal po. Para at least hindi siya nagkakaroon ng link ng mga tubig sa labas. So ayan, naka-prepared po siya for second floor. So, nag-iipon pa ako ng pan-second floor kasi nasa first floor pa lang po ako. Hindi pa naman siya ganung katapos. Pero natitira na po siya. Hindi na po nagrenta, hindi nagbabayad ng every month. Kaya medyo okay naman po siya. So, ganyan lang tayo guys. Tipid-tipid lang tayo para makaipon, para makapundar. Para pagdating naman natin sa Pilipinas, makita natin yung mga pinaghirapan natin na hindi nalustay. Kaya guys, if I were you, kung sa panahon ngayon, mahirap ang buhay, kaya magtiyaga para may nilaga. At take note, lagi nating iisipin na pundar-pundar sa Pilipinas, like mga mag-ipon na tayo for businesses, yung mga ganyan po. So, mag-plus tayo ng extra income o mag-plus tayo ng ano po, na makatulong sa atin para mas magumaan ang buhay po natin. Guys, sa lahat ng OFW dyan, I want you to be encouraged, to be inspired. Every month lang po ako nagpapagawa ng bahay. Kung may sahod lang po, pinaghahati-hati natin yon para magkaroon ng bunga ang ating paghihirap. So maraming salamat. I'm hoping na gustuhan niyo po ito. Simple lang po ito, maliit na bahay. But worth it to share kasi po, dito mabubuo ang lahat ng ating pangarap. Salamat!